Actually guys, ang Telecaster, ito yung pinakang hate ko na gitara. Pero kung magkakaroon ako ng Telecaster na budget guitar, I'm more than happy dito sa mga models ito, honestly. What's up mga busisi? This is Jeff Rocks and today meron tayo dito ang kakatayan full deep dive review ng Clifton Maestro Telecaster models. Pinadalhan ako ni Clifton ng apat na models ng Maestro. Gumawa na ako ng review dun sa mga Stratocaster models nila and this time, eto namang mga Telecaster ang ating gagawan. Yung isang variant nila ay dalawang single coil, the usual Telecaster. Eto nagkakahalaga ng 8,700 pesos. Currently, eto namang naka-humbucker ang neck ay 9,000 pesos. Simulan na natin and as you can see, bago na yung design ng kanilang headstock. Dito yung pangkaraniwang Fender copy na shape. I really like this area here. Dalawang string trees, the tuners are okay. They are better compared dun sa mga tig-aapat na libong gitara. Pero hindi pa rin siya comparable dun sa mga mas mamahaling gitara talaga. Tunay na bone nut, 22 stainless steel frets na rounded ang fret ends. Check natin yung pagkakapolish ng frets kung magaspang. Well, may konting gaspang which is normal pag sa mga production models. Pero habang tumatagal at ginagamit mo na yung gitara, magbe-break in na yan at dudulas ng dudulas yan. Kung gusto mong mas dumulas at mas kuminang pa yan, ipapolish nyo sa Guitar Tech. Pero out of the box, it's properly done naman. Walang sign of fret leveling, which is nice. Ibig sabihin, hindi nabawasan yung pinakang size ng frets. And currently, sinet up ko na to 2 weeks ago sa 1.5mm sa 12 fret na matabang E-string. And yeah, na-maintain pa rin niya yung setup ko. Dito sa manipis na E-string, we have 0.5mm pa rin. So, hindi gumalaw yung neck, which proves na stable yung neck ng unit na to. Just keep in mind guys na ang fret buzz maaaring mangyari yan sa kahit anong unit pero so far etong mga models na pinadala sa akin ay maayos naman. So kahit yung mga mamahaling gitara nagkakaroon pa rin ng cases ng fret buzz pero mas common yon sa mga mumurahing gitara kasi it's something na matagal gawin sa factory. Tingnan na natin yung fret end checking kung yung hotdog frets na rounded ay matalas. And yeah, definitely madulas siya and hindi masakit sa kamay. Walang punit yung ating tissue, yung kabilang side. And yeah, walang punit. Pasadong pasado po sa akin yan. Isa pang main feature ng gitarang to ay yung roasted maple neck. So you can see guys na brown siya. One piece. Tapos ang isa sa pinakang na-amaze ako dito sa mga models na to, yung grain orientation niya ay naka-rift sons. Nakatayo siya pero may slight angle siya patagilid. So this is more stable and more desirable na kahoy para gawing neck compared dun sa pangkaraniwan na nakahiga yung grains. This is very nice, lalo na sa presyo na hinihingi ng Clifton. Pagdating sa neck feel, kaparehas daw siya ng sukat ng Ibanez. Wherein, kung pinanood nyo yung aking Maestro Stratocaster review, parehas nga naman sa Ibanez Geo yung sukat, pero yung feel ay iba pa rin. Pag hinabakan mo tong gitarang to, ang tendency mo ng pagplay ay yung thumb mo nandito sa ibabaw. It's not the super strat na thumb na sa likod ng neck. So just keep in mind guys, no, it's doable pero the natural tendency and feel ng instrument mo ay ganito yung playing mo. Manipis naman siya pero hindi pa rin sobrang nipis. It's not a bad thing. It has its own feel kaya just something to point out. Okay na tayo dito sa neck. Tingnan na natin itong body. We have the humbucker. Actually guys, naka-plastic pa to. Ang usapan namin ni Clifton ay ang ipadalang unit sa akin ay yung mga product models nila. Ibig sabihin, hindi ito pinili. Ito yung galing sa warehouse. Ganito yung maaari nyong ma-receive pag bumili kayo sa kanila kahit sa online. Actually, may alikabok pang konti eh. Kaya, nice. Yan yung purpose ng ating review. Expectation versus reality. Palakpakan naman natin si Clifton kasi nag-agree sila sa aking terms ng pagre-review wherein pwede kong sabihin kahit ano, kung anong makita natin dun sa unit habang binubuksan siya, ay yun na po yun. Hindi lahat ng brands ay pumapayag sa ganong terms. Na-appreciate ko po yung pag-acknowledge ni Clifton sa ginagawa natin. Humbucker dito na merong adjustable pole pieces. The usual Telecaster single coil sa bridge. Modern individual saddles. Hindi siya ashtray yung bridge.
Nung tiningnan ko yung likod nung bridge plate natin, pwedeng dito yung mount ng strings, patatawid din mo dito. Pero yung original design nito ay 4 string through. 3-way switch, position 1 ng switch, the humbucker, position 2, parehas na pickup, and position 3, yung bridge ang gagana. Volume knob, tone knob, wala. Uy, may coil split. Hindi ko in-expect na may ganito siyang feature actually. Okay, testingin natin mamaya yan sa sound demo. Closer inspection dito sa pickguard, maayos naman, tatlo yung ply. May mga konting marks lang, pero what do you expect sa hindi naman ganun kamahal na gitara? Again, 9,000 pesos yung model na to, and dun sa neck pa lang, I can definitely say, panalo ka na sa neck. The other things are just nitpicky stuff na nakikita ko, and in-explain ko sa inyo. Baka kasi mamaya bumili kayo, tapos, ba't ganun magaspang? What you see is what you get, and what you get is what you pay for. Clifton engraved na backplate, pasadya sila for their brand, which is nice. So, simulan na natin tong katayin. And now, nabuksan na natin sukat-sukat portion. Dito sa nut, 43mm, standard ang sukat, 12 fret 53, it's wider than the usual Telecaster. First fret thickness, 21mm, so medyo manipis nga talaga. 12 fret 22, so plus 1mm pagdating dito sa 12 fret. Ang hindi ko lang nagustuhan ay yung fretboard, yung kanto nito, medyo matalas ng konti. It's something na pwede mo namang kasanayan. And again, this was designed for technical playing. Kaya kung mag-aaral ka ng mga shred-shred, it's more suitable para sa ganung tugtugan talaga, rather than just chords and rhythm parts. At kung makikita din natin guys, legitimate na roasted maple to. So yung iba kasi sabi stained lang daw, pero maitim pa rin yung kahoy hanggang dito sa likod, hanggang sa loob ng screw holes. Legit na roasted maple to guys. Fretboard radius, which is 16 inches. Kagaya ng mga Superstrat, Ibanez, Jackson, flat yung fretboard nito. Kaya yung setup, kaya mong i-low action talaga. Take note guys, yung paglo-low action, depende pa rin yan dun sa fretworks. Kung merong mataas na frets or hindi pantay yung neck, maaaring maging limited yung pagsisetup mo. Pero eto, na-setup ko siya ng without fret buzz. Kaya pasado na. Sana yung makuha nyo units ay katulad din ito, para hindi nyo na kailangan gumastos sa Guitar Tech for full setup. Tingnan natin yung pagkakaraut ng body and the neck. Napaka snug ng pagkakafit nito. It's very, very nice. Yeah, walang kalog. Plus points. Good job, Clifton. Nice. Ito yung ating neck pickup. Meron siyang 4 conductor wires, kaya pwedeng i-split yung neck pag hinila mo lang yung tone potentiometer like this. Mamaya, babalik tayo dyan. Tingnan muna natin yung pagkakaroute, and the routing is properly done. Merong recess para dun sa mahabang screw. Good. And dito sa bridge, decent pickup naman to. You can see na yung wire na ginamit ay may gavit cloth. Insulated siya properly. Yeah, it's not your typical Telecaster bridge pickup. Mukhang maayos to. Nakakatuwa. Also, the 3 pickup adjustment screws. Mayroon din siyang routing. Very nice. Naisip nila yun, hindi tumutukod. So, the adjustability of the pickup height ay walang problema. You can adjust it how high or how low you want. So, this is the ground wire na nakakonect sa bridge. And eto na yung ating shielding paint na lahat ng cavity ng pickups ay meron, pati dito sa ating control cavity. Now let's see kung gaano ka-conductive yung shielding paint na nandito. Nakaset ngayon to sa continuity. Pag nag-beep, ibig sabihin maganda yung tawid ng kuryente, very conductive siya. Pag may value na lumabas, ibig sabihin ay conductive pa rin pero hindi ganun kaganda. Okay, so it's not fully conductive compared pag kinapat mo sa bakal, nagbi-beep, diba? And my value, let's try, ilagay natin sa 2K ohms for the resistance. Pag mataas yung reading ng resistance, ibig sabihin mas hirap ang dumalo yung kuryente. We are looking for lower value, mga 1 pababa. Let's see. Resistance, okay, 0.3, very good. It's lower than 1 ang value, good. It's a
bridge pickup, you have 0.5. Hindi ko pa natatry itong gitarang itong isaksak. So, let's see kung gano'ng kaingay siya once na ginagawa ko na yung sound and performance demo. Three-way switch na maganda yung click. Ito yung cavity ng ating single-single variant. Yung capacitor nito is the generic one, yung pinakang murang uri ng capacitor. Doesn't really matter kung mamahalin o mumurahin yan. Mas malaki yung factor ng capacitor value kaysa sa presyo. Nakakatuwa dito, yung capacitor na ginamit para dito sa humbucker variant ay polypropylene capacitor, no? Para siyang stick ng dinamita. Yeah, hindi ko na-expect na ganito yung gamitin nila instead of the usual generic caps. Not a big deal, pero something na na-appreciate ko. Capacitor value nito ay 0.047 dun sa single coil. Dito sa may humbucker variant ay 47. Same value lang sila. 500k potentiometers para sa tone and 250k para sa volume. Yeah, the ground wire ay nandito. So, dapat itong ground wire na yan, nakadikit siya dun sa bridge plate para pag ginawa ka nyo yung string, dapat nababawasan yung ingay, nawawala yung static. Yeah, so, this wire does all the magic, no? Kaso may napansin ako dito, may isa pang butas. I'm guessing it's intended for the ground wire, pero nandito na siya eh. So, yeah, it's no biggie. Anyways, natatakpan naman, no? Something lang na napansin ko dito. Maaring dito lang sa unit na to yun. Pasensya na kung hindi ko na tinanggal yung strings, no? Kasi I'm going to demo this guitar with the original parts lahat. Para kung ano yung may expect nyo, pag bumili kayo ng gitarang to, yun din yung experience, no? Honestly, etong Telecaster na Maestro, it's better compared dun sa Strat. Sorry ha, pero yeah, I just have to say it. Parehas naman Clifton siya, pero mas nagustuhan ko yung pagkakagawa ng wirings and the overall build quality nitong Tele. So ngayon, i-assemble ko na ulit ito. Then, checkin na natin yung playability, the features, and the performance mismo ng instrument. Okay? Ito na yung setup natin sa pagre-record ng ating sound demo. Nakasaksak yung guitar dito sa Blackstar Fly 3 mini amp na ang gain, volume at EQ ay nakaset lahat sa gitna. Papunta dito sa Zoom G3X na multi-effects para sa overdrive sound at saka sa high gain distortion na mapipick up ng lapel mic. Papunta dito directly sa cellphone. Para kung ano yung naririnig ko dito sa kwarto, yun din yung marinig nyo. Please use headphones para mas marinig nyo yung bass ng recording. And simulan na natin. Clean sounds muna tayo. Thank you.
yung high gain distortion. Tingnan natin kung gaano kaingay itong gitarang to without noise gate. Humbucker, neck, bridge single coil, single coil na neck, single coil na bridge. I-compare natin yung ingay niya dito sa Ibanez Prestige. Mas maganda ang quality ng shielding paint nito, pero tingnan natin yung actual performance niya. Neck humbucker to ha. Ito naka-neck na full humbucker din. So yes, actually mas tahimik to kaysa dun sa Ibanez. So when it comes kasi dun sa shielding and yung ibang bagay na nakakapagpalesen ng noise ng gitara, depende pa rin kasi yun sa output ng pickup. So etong Ibanez kasi high output talaga yung humbucker nito, kaya mas malaki yung napoproduce niyang sound, mas malakas talaga to. So kung may konting ingay, mas malakas din. Although meron siyang mas magandang uri ng shielding paint, hindi pa rin enough para masuppress yung external noises. Pero nito namang Clifton, hindi ganun ka high output yung pickup niya. So yung shielding nito is more than enough dun sa components na nakakabit dito. So if ever na papalitan niya to ng mas high output na pickup and mag-cause siya ng ingay, dun tayo mag-upgrade ng shielding or ibang wiring components. Pero as is, pasado na tong mga gitarang to pagdating sa pagiging tahimik pag ikaw ay naka-high gain distortion pedal. So let's try shredding. Hindi ako ganun kagaling tumugtog, pero tingnan natin kung anong kaya kong gawin sa gitara. Full humbucker tayo sa neck. Compare natin yung full humbucker nito dun sa Ibanez Prestige. Parehas neck humbucker to ah. Pansin nyo ba ang pagkakaiba ng tunog? Ito medyo malabsaw yung tunog ng konti compared dito, which is unfair kasi naka-DiMarzio pickups naman to. Pero anyways, yeah, yung potential talaga nito andun, di ba? Sa ngayon pa lang masasabi ko na kaagad na this neck shreds, okay? Pero mas komportable din naman yung neck nito sa pagko-chords compared sa mga super strat na flat and manipis yung neck tulad nitong Ibanez. I really enjoyed these Telecaster models, lalo na tong single coil. Mas gusto ko to kasi sa opinion ko lang, pag magte-Telecaster ako, gusto ko single coil kasi yun talaga yung tunog ng Telecaster, eh, no? Pero kung kailangan mo lang ng isang gitara na marami kang paggagamitan, mas versatile yung may humbucker na neck. Dahil meron kang humbucker at saka split coil, and yung tunog naman ng split coil sa neck ng humbucker, it's okay naman sa cleans. Kung ikukumpara mo yung sound dito. And it's more simple. Everything works. Wala akong problema. Actually guys, ang Telecaster, ito yung pinakang hate ko na gitara. Kasi yung shape nila, so boring. Pero kung magkakaroon ako ng Telecaster na budget guitar, I'm more than happy dito sa mga models na to, honestly. So sobrang satisfied ko sa mga units na to, minessage ko si Clifton at sabi ko, hindi ko na ito isasauli sa kanila, bibilhin ko na sa kanila. Ganun ako ka-confident dito sa mga maestro models na Telecaster. Less is more, and I think the reason kung bakit maraming naienganyo ngayon sa Telecaster ay kasi it's just so simple and straight to the point. Wala ka na masyadong pipiliin, tatlo lang yung switch. Dalawang pick-up lang, mas na-enjoy ko talaga tong standard model kasi just two tones na decent ang sound, makukuha mo yung gusto mo, ang poproblemahin mo na lang ay yung pagtugtog. You don't have to fiddle around with a lot of unnecessary things, you just plug and play. Kaya ko tong gamitin sa gig and battle of the bands, actually kahit pumuesto ako sa bar, I can use this no problem bro. Masasabi kong great value talaga itong mga gitarang to. Walang halong bullshit, yeah. Pros and cons. Pros ay the neck. It's not the greatest feeling neck.
pero bigyan mo lang ng oras, makakasanayan mo rin siya. And if this is the first time na gagamit ka ng electric guitar, mas maganda to kesa dun sa mga gitarang nabibili namin dati. For sure, roasted maple, stainless steel frets, panalong-panalo ka na talaga. Quarter sawn neck, first time ko makakita sa budget guitars, na ganyan yung grain orientation ng kahoy. Although, nagdala tayo dito ng Ibanez Prestige, just to compare some things, I think it's quite obvious naman na hindi porket 10 beses ang mahal ng isang gitara ay 10 beses yung ganda niya compared dito. Although it's stupid kasi RG siya, well, we try our best to compare naman sa same pickup configuration and how it feels. Medyo iba yung feel, pero the performance it gives ay malapit naman eh. Tapos, 1/10 lang yung presyo niya. Walang fret buzz! Hopefully, yung mabili nyo wala rin, pero it's something na it can happen all the time, kahit sa mamahaling gitara. Telecaster, the simplicity, kahit itong humbucker variant nila, nagustuhan ko rin naman. Yeah, it's more flexible kung ano lang talaga. If you're, hindi mo pa talaga alam yung specific genre na gusto mo, go for this one. Pero ako, I would choose this kasi I will use this for specific purposes. What else? Yung output ng pickups ito ay decent. Wala akong naging problema. Hindi ako nag-complain or whatnot. What I expect a guitar to sound, ibinigay nito. Although, yun nga, ang humbucker generally mas malakas kesa sa single coil, pero hindi siya sobrang laki ng difference yung output. Kaya, pasado rin sa akin yung pickups ito. Good sounding pickups, no problem. Tahimik din siya, although pinakita ko na hindi naman the best yung ginamit na shielding paint dito. What else? Ano pa ba nagustuhan ko dito? Generally, yung performance niya gusto ko, hindi ako nag-complain, hindi ako nahirapang mag-setup. Yung binaklas ko, hindi ako nahirapang ibalik. Sa ngayon pa lang, sinasabi ko na agad, it's worth checking out, it's worth buying. In my honest opinion, guys. Ngayon, ano naman yung hindi ko nagustuhan? Walang perfectong bagay sa mundo. Simula natin dito sa humbucker. Usually, pag mas maraming features, mas maraming pwedeng maging problema. Ito, for some reason, ayaw ko kung itong unit lang na to. Pag naka-humbucker siya, hihilahin mo. Tapos pag gusto mo nang naka-split yung neck, push. Baliktad yung pagkaka-wire. Hindi ko lang sure kung etong particular na unit lang na yon ang ganto ang orientation ng push-pull niya. Usually kasi pag naka-press down, yun yung full humbucker, pero ito opposite. Yung pinakang quality ng hardware nito, it's more on the cheap side, obvious na mumurahin yung bridge plate. Pag tiningnan nyo ng mabuti, kita nyo na hindi ganun kakinis yung bakal. It's the generic bridge plate na mabibili nyo, pati yung saddles. And the tuners naman ay okay. Nahohold naman niya yung tuning. Pero pag nag-totono ka, medyo magaspang pa rin siya. And hindi masyadong sumusunod. Those are just minor things na I would replace sa gitarang to kung madedevelop talaga ako sa gitarang to. Pero pag tumutugtog ka na naman, it doesn't matter at all. Ano po ba ang hindi ko nagustuhan? Ah, yun. Yung pagkakapintura ng mga gitarang to, pati yung mga Strat models, it's more on the hindi ganun kagandang side. Sa pictures or dito sa content, mukhang napaka-smooth, mukhang maayos yung pagkakapin. Pero sa personal, pag nilapitan mo, kita mo medyo hindi kapolished yung pagkakabuff. Manipis yung pintura. Pero, 9,000 pesos guys, you're asking too much. Ano, hindi ako mag-complain. You're not expecting PRS levels of finish here. Wala na akong masasabi dito. The fact na bibilhin ko to mismo kay Clifton, that just proves na nagustuhan ko tong mga units na to. Just make sure na pag bumili kayo ay i-check nyo. Pero sa experience ko, dito sa 4 na units na pinadala ni Clifton, none of them requires fret leveling on my side. Kaya mataas talaga yung chances na maayos yung pagkakagawa ng fretworks and yung mga necks nito. Not 100% sure, pero there's a really high chance. Maraming salamat Clifton sa opportunity at sa tiwala na magagawa ko yung review as honest as I can without being biased and for agreeing dun sa terms na yon. Have a nice day guys! Hope you enjoyed the content. Clifton Maestro na Telecaster, go check them out. Comment na lang kayo kung ano pang gitara ang gusto nyong mapanood ng review. This has been Jeff Rocks. Tama na yung kagagastos na yan. Mag-practice, mag-practice at mag-practice kayo!